What's up, traders? Welcome back to my channel. So ngayon, ang gagawin natin, bat pattern naman. So last video natin, tinalakay natin ang short pattern. So ngayon, bat pattern naman tayo. So simulan na natin kagad to, guys. So as you can see, ganito ang itsura niya. Point A higher than point C. Parang ang gagawin natin ngayon is bullish bat pattern. Yun ang sample natin ngayon. Same concept lang sa bearish. Pababa naman, ang A pa rin, lower than point C naman. So ito higher than point C, ito lower than point C naman. So once na nakita ang D point sa both patterns na to, mataas ang chance for reversal. So simulan na natin, guys. Meron tayo ditong sample, link USDT, no? So may mga rules siyang i-apply, tatlo lang ulit yan para makuha natin, no? So point, okay, so i-point out lang natin to. Itong magiging point X natin. Ito yung makikita ang mga X, guys. Okay. So dito, mark down natin point A. So minark ko to as point X kasi dito ko nakita yung malaking impulse wave pataas. Just like sa ating, dito sa ating drawing dito, no? Parang X to A, high wave na ginawa niya, high impulse wave, okay? So yan ang magiging X to A natin. So paano natin makukuha tong gilid natin to? Paano natin makukuha tong B point? Okay, so ang gagawin lang natin, Fibonacci retracement. Okay, ipo-point out natin dito, guys. Sa X, pinakadulo ng X point natin, dito, sa dulo ng point A. So, ang rule ng point B, getting B leg, retrace X to A, at kukunin mo tong numbers na to. 0.382 to 0.5. So, ang ibig sabihin ito, 38% ng retracement to 50% ng retracement ng wave na ginawa niya dito. So, 382, hanapin natin. 382, ito, to 0.5. Okay. So dito sa line na to, nag-i-inline ng ating point B. Nandiyan dyan. So as you can see, guys, i-zoom in lang natin ng konti. Okay, so eto. X to A, kukuhin natin yung B. Dulo, eto. Eto ang possible na B point natin. Dito. Eto, guys. Kasi na-hit niya tong 0.32 and 5. Or 5 kasi yan. Either pwede siya mag-fall dito sa line na to. Pwede din siya mag-fall dito sa line na to, as long as hindi niya na-hit itong 0.618. So valid pa rin siya, guys. So ipa-point out natin B point, ito B point, then zoom out lang natin. Yeah. Okay, so getting C leg, retrace A to B, at kukuhin natin tong numbers na to, 0.382 to 0.886 area. So ang gagawin lang natin, Fibonacci retracement sa pinakataas, point A, pababa ng point B dito sa tatapat natin dito to. Point B sa lows ng point B. Okay? So dapat saktong-sakto yan, guys, ah. Para accurate ang measurement nyo. So, kuha natin 382 and 886. So, buray lang natin itong sa 382 and 886 area. So, natabunan siya, no? Ihilid lang natin ako. Yan. Okay, so 382 to 886. Dito siya. 382 to 886. So, napakalaki ng area na to. So, tatamaan niya, tatamaan talaga to usually, no? Pag sa mga ganito. 382 to 886. Kaya ako nasabing bat pattern, madalas mo siyang makikita talaga sa market kapag binabantayan mo, kasi ang layo ng range niya, imagine mo from 0.886 to 382, ganito kalawak ang area niya. So tatamaan na tatamaan mo talaga. So maraming false bat pattern na nakikita sa market na hindi natutuloy. So ingat lang, guys, kapag sa pattern na to, kasi hindi siya masyadong accurate makuha talaga, eh. Tulad na ito, 382. So malilito talaga kayo kapag beginner pa kayo. So 382 to 886, tuloy tayo. Nahit niya. Okay, so
ito ang gagawin natin point C. Kasi imagine lang natin hindi pa to nangyayari. I-imagine natin guys na wala pa to. B. Pwede natin tong gawing point C kasi isipin natin hindi pa to nangyayari, okay? So, balik tayo. Okay, so yung mark lang natin ng point C tong area na. Okay, so getting D-leg na tayo. Retrace X to A, 0.886 area. So, ito naman, sobrang dapat saktong-sakto lang siya sa 0.886 area. Dapat matouch niya lang yan, daanan niya yan. Hindi na siya lalagpas below that area. So, hindi na siya pwedeng mag 1.618, hindi na siya pwedeng mag-gana. So, ito na guys. Sukatin na natin from point X. Yung parang pagkuha lang to ng B point. So, same lang siya. Point X to point A, dulo. Okay. And dito siya nag-fall out, no? Dito siya nag-fall out. 0.886 area. Dito. So, tumama siya dito, no? So, once na tumama siya sa area na to, kita natin, nag-reverse pataas. So, imamark na natin siya. Kasi na-hit na, no? For example, kasi ang gagawin natin dito, kung iti-trade natin itong bat pattern, kung may nakikita na tayong potential na bat pattern, ang gagawin na natin, sa C pa lang. Sa C pa lang, aabangan na natin papunta ng point D. Ganun kasi usually ang ginagawa ng mga traders, no? Pati ako, ganun ginagawa ko. So, pwede nyo rin gawin. So, valid parang double trade ang gagawin nyo. Isang paabang ng letter D. Paabang ng 886 area. Or, abangan nyo na lang matapos tong pattern na to and mag-abang kayo for long sa reversal trend, okay? So, pwede nyo gawin yun, guys. So, discardin nyo na lang yan. So, ngayon, nabuo na natin tong pattern. Bubuin na natin tong bat pattern natin. Yeah, B point, C point, and D point. Yan natin ating magiging D point. So, ang gagawin naman natin for entry point, for example, once na na-complete tong pattern na to, pwede kayong mag-long dito sa D point pa lang. Pwede na kayong mag-abang ng long dyan kahit wala pa to. Dito pa lang yung candle, pwede na kayong mag-abang ng long dito. Pwede yan guys. Kasi usually ganyan ang ginagawa ko. So, D point, ang entry point lagi natin. Tapos, sa ating stop loss, ang gagawin natin below the X point, no? So, ang gagawin natin, okay, yan, below dyan, sa X point. Basta parang ano lang, hindi naman sobrang yan lang guys, yan. Okay, konting baba lang sa X point. Parang hindi naman masyadong masakit kapag na-SL ka. So, ganito, yan ang setup niyan. Then, TP area. Ito, dito maraming nga dito sa bat pattern, sa TP area ng bat pattern, no? So, ang ginagawa ko na lang, actually, pwede kasi siyang dito sa area na to. Pwede siya dito sa B point. Pwede siya mag-inline dyan. Pwede mo maging TP area yan, itong line na to. Yan, 6.599. Pwede siya dyan. So, ang risk to reward mo, 1:2. SL mo sa below ng X, target profit mo sa B point. Pero, ang ginagawa ko, eto, ang ginagawa ko, retrace ko yung A to D, A point to D point. Yan, guys. Re-retrace ko yan para kunin ko tong, 618 area. Diyan ako mag-TP. Yan ang magiging TP area ko, guys. Dito sa 618 area na to. Dito. Yan. Kasi usually ganyan ang rule na pinapakita ng bat pattern. So, ayun lang guys. So, ganyan ang magiging setup nyo. So, ang risk to reward ratio nyo, 1:385. So, almost 1:4 yan guys. Napakaganda ng risk to reward na yan. So, tingnan natin sa candles natin. Replay natin to na 3 times lang natin para mabilis. Boom. Tinamaan niya tong entry natin.
tinamaan niya tong 886 area. So sinabi ko nga, 'di ba? So once na na-hit niya tong 886 area natin, 886 area natin, hindi na talaga siya bumaba pa ng sobra dito sa line na 'to. Ang ganda ng laro niya, guys, actually. Itong trade na 'to, ang ganda ng laro niya. So kung dito mo sinet ang TP mo, TP hit ka na kagad. Okay, kita mo 'yun, no? Grabe. Grabe yung pump niya. So check nyo din always lagi, hanap kayo ng ibang confluences. So, huwag lang kayo magbe-base sa pattern na to. Hindi lang kasi to, guys, yung pwede nyong gawing confluence para mag-trade. So pag nabuto, hanap kayo na, for example, nag-aabang kayo sa C point papunta ng D point. Abang pa kayo ng ibang confluences nyo, like RSI, bearish, bullish divergence, ganyan. Marami pa. Sa pag nag-SMC naman kayo, order blocks, hanap kayo ng mga ganun. Mga FVGs, fair value gap, hanap kayo ng mga ganun, guys, dagdag confluences nyo. Huwag nyo ititrade alone tong pattern na to. Pero magiging guide nyo lang to, guys. So marami kasi akong kakilala dito, hindi sila masyadong maalam pa mag-trade. Pag nakita nila yung pattern na to, trade na kaagad nila to. Ganun. So ako naman, ang ginagawa ko, once nakita ko yung pattern na to, nabuo, hindi, nabuo siya, good thing. May guide na ako ngayon sa SL. Sa SL ko, may guide ako. Sa entry point ko, may guide ako. Sa TP area ko, may guide ako. So meron kang pina-follow na rules, which is yun yung maganda sa trading. Hanap lang din ako ng mga confluences ko. So mga hidden bullish divergence, mga order blocks, mga imbalances, kasi dun masusunod ang risk management mo. So ang risk management naman, guys, pag-uusapan natin yan sa susunod ko mga video, risk to reward ratio or triple R na tinatawag. Yan ang mapag-uusapan natin sa mga next videos ko. So abangan nyo yan, guys. So sa ngayon, yun lang. Happy trading, guys, and good luck. Peace out.